It's Marky Alonzo or Regalia, and welcome to my channel. Today guys, we are on our way to Burdahan, and time check, it's 4 PM, and tonight magdi-deliver kami sa Santa Maria Bulacan ng damit na poon. So kung napansin nyo sa may post ko, nagtanong ako sa Regalia, and thank you sa mga nagtanong guys. So ngayon, while on our way, sasagutin ko yung mga tanong ninyo. Question from Eric Maz Miranda, why did you choose the name Regalia? I chose the name Regalia because of its meaning and yung recall ng word. Okay, first. Sorry guys, nag-drive ako. Okay, first, ano ba ang meaning ng regalia? Ang regalia ay kasuotan na isinusot ng mga royalty. Pwede siyang damit, pwede siyang ornaments, and pwedeng pangkalahatan. Kaya nga may word na full regalia. Okay, ano ba ang binibihisan ng negosyo na ito? Mga santo at ang Panginoong Diyos. So that's why I chose that name, because of its meaning, regalia. Secondly, yung recall. I did not choose Spanish word para panghalanan yung Burdahan, kasi gusto ko one word and may recall. When you say regalia, yung Burdahan. Yung magaling na Burdahan. Wow! Regalia, regalia, kahit ano, okay lang yun. Question from Jamel Sanchez Lido, why embroidery business? Okay, thank you sa question, Jamel. In fact, ang first na choice of business ko ay gumawa ng mga damit ng mga kasulya, damit ng pare na ginagamit sa misa or estola. I discovered na ang embroidery pala, it could be by machine or by hand. And I chose hand embroidery na talagang napapanahon nung mga panahon na sinimulan ko yung regalia. Pinili ko yung sa pagpupuon dahil mahilig talaga ako sa pagpupuon. Okay, so iniisip ko na in time, saka ko nalang gagawin yung mga estola at saka mga damit ng pare sa mga gamit sa misa using machine embroidery kapag mas lumawak na yung business. Okay, marketing side, I think pareho naman na madaling i-market. Okay, dahil dati akong seminarista, medyo marami na rin naman akong kilalang pare, madre, mga seminarista. Pero saka na yun. So sa ngayon, dito muna tayo sa pagpupuon. Talagang I am really passionate about. Gusto ko talaga itong ginagawa ko na to. So, ayun, kaya embroidery business. Question from Renz Paulo Gold. Among to your work, what is your most favorite among them? Yung tipong ayaw mo na siya ibenta dahil sa sobrang ganda niya at gusto mong sayo na lang. Okay. I have 3 favorite products na regalia. Una yung tapis na pure flat. Kasi ang inspiration nun is yung pokpok metalworks. Secondly is yung tunika na kulay puti para sa Transfiguration of Christ, life size yon. Ang inspiration naman nun ay Spain. Kung makikita nyo siya, yung details niya, we use fine thread and then puro binanig siya, and then flat threads, and then konting inuod. Maganda siya, pag nakita nyo siya sa personal, sobrang ganda niya. And lastly, yung Remedios, dahil ang inspiration naman ng design niya ay yung hand-carved products ng Pampanga. Siyempre, kilala naman din ang Pampanga bilang lugar kung saan maraming mga magagaling na naguhukit. So kung titingnan nyo siya, yung detalye niya parang dinisign at saka pinukpok na parang mga produkto ng Pampanga na nagawa sa wood. This time, we interpreted it sa gold threads. From Christopher Jake Ramirez, anong inspirasyon ng designs ng regalia? Okay. Thank you for that wonderful question, Jake. Wow. Miss you. As you heard sa sagot ko kay Paolo, iba-iba yung inspiration na design ng regalia. But basically, what I wanted to happen is that kapag naglabas kami ng project, magkakaiba sila. Ayoko ng mukhang project na kambal at magkakapatid. Ang lagi kong consideration ay dapat maging unpredictable siya. Ayan. So kung may project akong pinost ngayon, the next project na ipopost ko, more or less hindi mo sila pagkakitaan ng pagkakapareho. Okay. Bumunta naman tayo sa siksik liglig umaapaw na design ng regalia. Bakit ganun mag-design ng regalia? Bakit ganun ako mag-design? Bakit ganun kami mag-design? And for me, that's my theology of God. Kasi pagdating sa Diyos, everything siksik liglig umaapaw. And kapag ibinalik natin sa Kanya yung blessings na ibinibigay niya sa atin, and I want it the best for Him. Unfortunately, hindi lahat preferred yung ganung design. Prerogative pa rin naman ng client yun. Oh, Mark, gusto ko mas simple lang. Or Mark, ikaw na bahala. Mark, ganito yung budget. So it varies. But overall, pagdating sa mga design namin na talagang patong-patong at saka punong-puno,
that's more or less my idea. Okay, that's my way of doing it. Kasi that's, I told you, that's how I look at God. Punong-puno, sobrang ganda, sobrang, ang hirap isipin, sobrang hirap gawin. And yun, yun yung mga inspirations. Iba-iba, but basically, kay God pa rin. Question from Michael Paduata Mendoza. Nangopya o nanggaya ka na ba ng design ng ibang bordadero o bordadera? Sa sunod-sunod na tanong with Paolo and Christopher J, I think nasagot ko na yung tanong mo. Kasi we have different inspirations pagdating sa design. Nangopya? Hindi eh. Iba yung nangopya sa ginawa mong inspirasyon eh. Meron din kaming mga nilulukap na bordahan dahil ang gaganda talaga ng projects nila, ang gaganda ng products nila. And more or less, doon kami humuhugot ng inspiration. We just put our own interpretation and hearts on it. Ayun, so I don't think nang gaya ko or I don't think nang gaya ang Regalia. I'm nagkaroon ng issue previously na may nagpost sa akin na ginaya ko daw yung design ng product niya. And as far as I know, yung design na yun is antique. When you say antique, that's 100 years old and above. And I think kung sino man ang totoong designer nun at nagmamayari nun, hindi na rin existing sa mundong ibabaw. So meaning, yung totoong may akda, parang hindi na siya makakapag-claim as of the moment, di ba? Basically, kasi wala na. Patay na sila. Kung meron kang hawak ng antique, that doesn't mean you can claim na it's your design. Maraming mga taong mahilig sa antique, tulad ng nasa likod na yan, na napakaganda ng gimbal. Oo nga eh. Yan, sobrang hilig din niya sa antique. And maraming akong kliyente na sobrang hilig sa antique. So yun ang nagiging inspiration namin most of the time kapag antique ang pyesa. Can you say na nanggaya ba yun? Much more influence. Kasi when you say nanggaya, it's duplication, right? Absolutely. And according to them, duplication is the best form of flattery. But yung sa amin, hindi naman siya duplication eh. Inspiration siya. Ayun. So, ayun po. I could say, wala kaming ginaya or hindi kami nanggaya kahit kailan. And of course, meron din kaming mga products na nakikita ko na parang nag-inspiration din ng iba. Actually, napaproud ako noon dahil parang ko, wow! Parang nag-inspiration nila yung Regalia, pero parang magalit. Parang hindi niyo ako kakikitaan ng galit sa bagay na yun. Para sa akin, na-flatter ako. Pagka, obviously, parang Regalia yung naging inspiration sa may bagay na yun. Okay, last question from Alvin J. Ancheta. Ano ba ang unique o natatangi sa mga gawa ng inyong bordahan na naiiba sa mga bordahan ng gamit ng mga santo? Ayun, actually medyo mahirap siyang sagutin kasi magagaling din talaga yung mga may bordahan. Ayun, I think bawat bordahan may kanya-kanya talagang ipagmamalaki na kagalingan at matatawag mo talagang natatangi sa kanila. Pero sa akin, if you would ask me kung ano yung natatangi sa amin, sa akin siguro yung finished product namin. As you can notice, as you can see, as you can observe, pagka nag-shot ako sa Regalia, laging close up because I wanted the people to see kung gano'ng yung execution namin na hindi lang sa maganda malayo, yung uy, ang ganda ay di pala. Ayoko nung na magkaroon ng gano'ng thinking ang tao when it comes to Regalia. So sa akin, siguro natatangi sa amin is the finished product, kung gano'ng kalinis yung burda. Actually, I don't own my bordadero and bordaderas as bordadero ko. Yeah. You can never hear me. You can never see any pose of mine na makikita mong I own them. Kasi it's a collaboration. Just so happen na ako yung nag-head. Just so happen na ako yung nag-surface sa tao para mag-market kay Regalia. But we are group of artists. What made it beautiful and what made us intact until now, kasi we own our art. We express our art in a collaborative way. Hindi yung sa akin lang, ganito yung gusto ko, o ganito yung gusto niya, ganyan yung gusto niya. It's always a collaborative work and finished product. So, Regalia is a group of artists. Not Regalia is just Marky. When people call me Regalia, may mga tao pa po sa likod ng Regalia. So, hindi lang ako yun. Eto, bugok na to. Ayun po. So, that's what made it unique. We put our soul, heart, and our own arts
in our products. So guys, sa mga nagtanong, naku, sobrang appreciated ko po. Anim lang kayo na nagtanong, pero sobrang gaganda ng tanong nyo. Enough para mas makilala nyo pa ang Regalia. So guys, maraming salamat sa inyo. Sa ngayon, malapit na kami sa burdahan. Pick upin lang namin yung vestments, and then mamaya sa biyahe or sa habang nagbibihes, I will show you how. Okay guys, see you after a while. Bye for now. One eternity later. So guys, andito na kami sa client. Ito yung una namin gagawin. Bihisan ng mga poon. So ito yung ginagawa ko ngayon, tinatahi. Dahil ang embroidery ay medyo mabigat. So if you're planning na pin lang gamitin, which is okay din naman sa pagbibihis. But for us, at least for me, tinatahi namin yung damit para hindi siya bumagsak. Sir, hindi ko makakalimutan eh, Hemdel at saka yung bibi. Bili na sir, yan eh. Ang ganda, grabe. Salamat po. Hanging satisfied ba kayo, sir? Mm-hmm. Good to know. Napakaganda ka natin. Relation mo sa design yan? Well, it's more on antique at saka tropical plants. Tropical plants. Yeah. Sa may bottom part. So, eto, ano siya? That's pina. Ah, okay. Mm-hmm. It's part. Sa pineapple fruit. Yes. Pangkaraniwang dahon. Mm-mm. Na makikita mo sa isla ng Pilipinas kung saan makikita mo yung pagmumukha na ito. Tignan mo, sobrang kanto nyo. Mm-hmm. Pwede kang para siyang ano, para siyang rice terraces. Mm-hmm. Sobrang kanto. Look at the layering, guys. Ayan. That's what you call cantonado. 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 Cantonado.